Responsive. At ito, binaklas ko na. Hindi ko na videohan kanina nung binaklas ko. Pero yan, madali lang naman yan tanggalin. Hanapin nyo lang yung mga screw. At babaklasin nyo yan gamit ang isang tools. Isa lamang pong tools ang gagamitin nyo dyan. Isang screwdriver. At ito yung ganito yung HDD na karaniwan na naka-install dito sa mga laptop. So yan po yung dito naka-save yung system ng laptop natin, operating system. Lahat ng data dito naka-save. Lahat ng files. So, ito yung dati niya. Medyo mabagal na. So, ang ginawa ko, ang plano ko, ay papalitan natin ng panibagong SSD. Ito po yung SSD natin. Nakakunik dyan sa ating computer na yan. Ito yan. Mayroon ng size nung edge, yung hard disk drive natin. So, yung SSD po, solid state drive, ay mas mabilis 10 times kumpara dito sa ating HSD nito or yung HDD, hard disk drive. So, 10 times faster po yun. At yun ang gusto natin gawin dito para gumanda yung performance nito, para bumilis. At ang plano natin, ikakopy natin yung laman ng data, lahat ng data nito, nitong computer na ito, lahat ng system na lahat ng nasa system nito, lahat ng data nito ay ililipat natin dito sa binili natin na solid state drive or yung SSD. So ang gagawin natin, una syempre kailangan natin ng program na Macrium Reflect. So yun pong SSD na yun yung ilalagay natin dito sa ating laptop. So, lahat ng files, lahat ng data, lahat ng program, application na nakalagay dito ay yun ang kailangan lumabas dito kapag natapos yung ating cloning. So, ang tawag po doon ay cloning. So, i-clone natin lahat ng laman nito, ilalagay natin or ikakopy natin doon sa ating SSD para yun ang irara natin dito sa ating laptop. Yun ang gagamitin natin. So, ibig sabihin, lahat ng laman nito ililipat natin. So dito po kailangan natin ng application or ng program. Ito po, Macrium Reflect. So ito po, hanapin nyo lamang yan sa Google. Makikita nyo yan sa Google, meron yan. At i-install nyo lamang po sa inyong mga laptop. So napakadali nito guys. Sundin nyo lamang po ang instruction na nakalagay dito. Meron naman yan. Clone yan. Cloning po ang gagawin natin. Ika-copy natin lahat yung data. So, clone disk. Yan, may nakalagay po dito. Kailangan naka-highlights po yan. Ito, naka-click dito. Then, clone disk. Ito, yan. Pag na-click nyo na yung clone disk, may lalabas dito sa baba. Yan, select a disk. So, pindutin nyo yan para kita natin yung inilagay natin na SSD. Yung nakasaksak na yan sa ating system. So, click nyo yan. Yan, ito na yon. Then, itong nasa taas, magandang gamitin guys itong Macrium Reflect na ito. So, lahat ng nandito sa taas,
ikakopya natin dito sa ating SSD. So yung SSD natin ay 240 GB. So ikakopya natin lahat nito pera lang dito sa pinakadulo na ito. Dahil ang laman po nito is 1 TB. Itong nasa system nitong computer na ito is 1 TB. Ang gusto natin i-copy, ito lamang pong kalahati nitong data nito. So nasa 5. Nasa 200 plus yung GB, yung size ng data dito. So ang gagawin natin, click natin yan, i-drag natin dito sa baba. So yan, drag natin lahat ng kailangan natin. So, kung nakikita nyo guys, yan, drag sa baba. So yan, kompleto na. Ito lahat yung ikakopy natin. So lahat nitong na-click natin, nilagay natin dito sa baba, ikakopy natin yan. So ang sunod natin gagawin, meron dito guys na next. Yan, click natin yung next. Yan, kapag na-click natin yung next, meron pang lalabas na panibago. Next lang natin yan. Then, dito po, yan sa kanan, finish. Click nyo yung finish. Then, i-untick nyo yung sa pangalawa. O kung gusto nyo, pwede rin yan. I-click nyo yan. Sa akin, hindi ko nagagawin yan. Ito lang, run this backup now. So, yan. Kapag napindot natin yung OK, magsisimula na po yung kanyang cloning or yung paglipat ng files from this computer papunta dun sa ating SSD, at yun ang ating gagamitin dito sa ating laptop. So yan guys, nagsisimula na. So aabot po ito ng mga siguro mga 2 oras or more or less 2 oras. So puputulin muna natin yung video, ipapakita ko sa inyo mamaya kapag tapos na yung ating cloning, yung ating pag-clone, at ililipat na natin dito sa ating laptop. At titingnan natin kung mapapagana natin. Titingnan natin kung makakopy natin lahat, pati yung product key, yung license key ng ating operating system, at yung Microsoft Office, yun kailangan natin. Kailangan ay mailipat din natin dito. So yun guys, kung nakikita nyo, nag-i-start na yung cloning niya, at medyo matagal yan, kaya puputulin ko muna yung ating video at babalik tayo mamaya. So yan po, welcome back, at tapos na po yung ating cloning. Yan, nakalagay po, clone completed in 2 hours 17 minutes. So yan, gaya ng sinabi ko kanina, 1 to 2 hours matatapos yung ating cloning. At ngayon, ang sunod natin gagawin ay click lamang natin yung OK. Yan, click OK. Yan, ito po sa baba nakalagay overall progress 100%. Yan, okay na sila. And close na natin. Click natin yung close. Then itong ating application, pwede na natin i-close lahat ng ating ginamit. And then i-disconnect na po natin ang ating SSD, yung solid state drive natin na nakakonect. Kailangan natin i-disconnect. Yan, save to remove na. Disconnect na po natin yan. At ito po ay ating ililipat na ito sa ating laptop. Ito po yung aking SSD na nabili around 1,900. Ito po ay 240 GB. So ayan, ito yung na-clone natin. Copy ito ng system nitong ating computer at magaganahin natin dito sa ating laptop. At ito pong DVD slot nito ay gagamitin din natin, lalagyan natin ng HDD naman. So magkakaroon tayo ng additional na hard disk drive. Ito po yung ating lagayan ng CD. Mapalitan po natin yan. So hindi na naman natin masyadong ginagamit ang mga CD. So lalagyan natin ng memory or ng storage itong ating lagayan ng CD para isasalpak natin. So magagamit natin as additional na storage ng ating laptop. So yun po, yun ang ating plano. At babalikan ko kayo kapag na-install na natin lahat at nailagay na natin lahat ng components na binaklas natin, at itetest na natin kung gagana.
So guys, ito po yung ating Kingston na 240 GB. So SSD po ito at ito po yung hard disk drive, yung HDD. So ito yung mas mabilis, kaya papalitan natin kagaya ng sinabi ko para mas mabilis yung performance ng ating laptop kapag ginamit natin. Then ito namang tinanggal natin, ito pala yung ilalagay natin sa ating DVD slot. So start na tayo. Guys, kompleto na tayo. Lahat ng screw na ibalik na natin, na ilagay na natin. At ang kulang na lang natin, itong sinabi ko na dati nating HDD. Ito yung dating naka-install. Ito yung gagamitin natin ngayon. Na additional natin na memory. So, sasalpak natin dito sa ating dating DVD slot. At wala na tayong CD na gagamitin. So, hira na ngayon yung gumagamit ng CD, kaya tinanggal na natin, nilagyan natin ng storage para may additional storage na tayo. So yan, lagyan na natin ang ating battery. Yan, ipak natin para testing na natin, para may try natin kung gagana siya. So mamaya natin ilagay isa pang naiwan na screw para yun dito sa DVD. So lahat po yan ng ano, ng mga laptop merong mga screw para dito sa DVD slot. Sa DVD drive niya para po yan dyan. So ilagay na natin at subukan natin kung gagana yung ating laptop. So yan. So, ayan po. At ready na tayo para i-boot up natin para matry natin kung gagana. So, pindutin natin. So, ayan po. Umilaw na siya dito. Sabihin, may power na. At kailangan po mag-boot up ang ating laptop na parehas nitong ating computer. So, ayan. Walang power. Nawala yung power kanina. Kaya, medyo mainit ngayon dito. So yan, itayin natin. Titingnan natin kung mag-boot. Kung magtutuloy-tuloy siya. Getting ready. Getting device ready yan. Itayin natin. Kung successful po yung ating ginawa. So, bali, kagaya na sinabi ko. So yan, may power na. I-switch on natin itong ating PC. Consider computer natin. Para ma-compare natin dito sa laptop kung successful yung ating ginawa. Hintayin natin. So, sa una po yan, medyo matagal mag-boot. So, yan. May lumabas na. 8 and 17. So, yan. Titingnan natin. Hintayin natin yung isa nating PC para ma-compare natin kung pareho sila. So, kagaya ng sinabi ko kanina, nung una, lahat ng files, data, program, application,
ito ay makaka-copy natin dito. So, hindi po yan basta kinaka-copy. Kailangan po i-clone natin. Cloning po ang tawag doon. So, kailangan pareho sila. So, titingnan natin. Hintayin natin mag-boot itong ating PC. So, yan. Pero sa tingin ko, mukhang okay naman dahil yan. Okay na itong ating PC. So, yan. Kahit yung nila, pareho. At lagyan natin ng password natin. Type natin ang ating password. So yan, ito din. Itong ating laptop ay lagyan natin ng password. So guys, dahil itong nasa laptop is copy nitong galing sa computer. Ang password na ilalagay nyo dito, gagamitin nyo, is pareho din ang dito sa ating PC. So yan, kung makikita nyo guys, nag-boot up na yung ating PC at ang ating laptop. So kung mapapansin nyo guys, yan, ito yung mga application natin doon sa PC. Yan. So pareho-pareho po sila, walang pinagkaiba. Gaya ng ating sinabi kanina, palagi natin sinasabi, ito yung copy nitong ating PC, nilipat natin dito. So, hindi na natin kailangan na bumili ng panibagong license ng operating system. So, ito na po yun. So, lahat ng application, magagamit natin. Subukan natin. So, yan. At medyo mabilis po yung ating laptop ngayon. Kung makikita nyo guys, napaka-snappy ng kanyang response. Ayan. Maganda yung kanyang at mabilis kumpara dun sa dati natin na ginagamit na HDD. So yan, ang sarap gamitin guys. Makikita nyo, napaka responsive nitong ating bagong SSD. Ito po yung solid state drive na sinabi ko, mas mabilis siya 10 times kumpara dun sa ating HDD or yung hard disk drive. So ito, lahat ng application nandito, may ano na din, may Microsoft Office, kagaya nito ang ating PC. Open natin yan. Open natin. At meron na siyang Microsoft Office. Yan. So ayan guys, meron na din siyang application. Lubos na natin. Ready to go na ang ating laptop. So yun, ganun lang kadali. At kung meron kayong mga tanong about dito, so ilagay nyo lamang po sa comment section. Yan, inuulit ko. Napakabilis guys. Responsive na ngayon yung ating laptop. So, ibig sabihin, successful yung ginawa natin na cloning ng ating SSD. So yun guys, maraming salamat po at magagamit na natin ng maayos ang ating laptop. At sa mga bago po dito sa ating channel, huwag nyo kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang bell icon para manonotify po kayo kung may bago tayong video. Thank you and God bless. So yun guys, nakalimutan kong ipakita sa inyo ang ating system. Siya po ay activated na. Titingnan natin guys. Sa ating properties. So, ayan po. Makikita nyo, Windows is activated dito sa Windows activation na properties. Ayan, Windows 10 is activated.